Kamusta mga kayabe? Ang ituturo ko sa inyo ngayon, paano ba magtanggal ng thrust cylinder? Kung ano yung dapat tanggalin, kung ano yung dapat gawin. Iisa-isahin natin yan. Ito, umpisa na natin. Okay, andito na tayo. J40x40 navigator yan, Vermeer. Ang gagawin nyo pag nagtatanggal kayo ng thrust cylinder, kailangan pantayan itong release na to. Pantay dapat yan para suabi yung paghatak nyo ng thrust cylinder at saka pagbalik. Kailangan pantayan. Tapos ito, yung gearbox na yan, dapat nasa gitna. Dapat nasa gitna yan. Dapat nandito yan sa gitna, yan. Tapos, kapag nasa gitna na yan, gagawin nyo, tatanggalin nyo yan. Nasa ibabaw ng plate. Pag tinanggal nyo yan, syempre, makikita nyo yung plate. Ito yung plate. Ito. Kailangan, yung plate na yan, pag natanggal to, aabante nyo doon. Sa harap, syempre, andito. Yung ano, yung gearbox, andito. Itong plate naman na to, aabante nyo doon. Sa kayo magtatanggal ngayon ng kadena. Pag tinanggal nyo yung kadena, syempre, sikwatin nyo to. Pag sinikwat nyo na nga to, matatanggal nyo yung pin. Kasi pag ganyan, hindi nyo matatanggal yung pin. Saktuhan lang yan dito. Kailangan sikwatin nyo to dito. Pero, yung plate na yan, nandun na sa harapan dapat yun ng gearbox. Yung dalawa na yan, para matanggal nyo yung kadena. Tapos, pag natanggal nyo yung kadena, syempre, hugutin nyo. Pag hugot nyo, huwag nyo kakalimutan tanggalin yung mga fittings. Lalong-lalo na ito. Itong bolt na to. Kasi siya yung humahawak dito. Ayan o. Pakita ko sa inyo nga. Ayan o. Medyo malabo yung camera natin eh. Ayan. Ayan. Ito, dalawa yan. Andito yung isa. Yan. Yan yung isa. Ito. Ito yung isa. Ito. Tapos, tatanggalin nyo itong fittings. Ito, dalawa yan. Andun yung isa sa harapan, sa likod ng roller. Kasi ito, pag di nyo tinanggal to, itong bolt na to, itong dalawa, kapag hindi nyo tinanggal yan, hindi nyo mahuhugot yung roll, yung thrust cylinder. Kasi nakalagay yan dyan sa may ano, sa may pinakabahay ng roller. Dyan yan nakalagay. Kaya kailangan tanggalin yan. Huwag nyo kakalimutan yan. Tapos yung adjuster sa ilalim, ito yung pang sentro. Kailangan aryahan nyo sa dyan kasi sasabit yan dyan. Yan. Siyempre, ito yung fittings na isa na tatanggalin. Ito. Yung fittings na to. Tapos, tatanggalin nyo rin itong pin sa adjuster. Adjuster pin. Yan o. Ito yung adjuster ng kadena. Papakita ko sa inyo mga kayabe. Yan. Adjuster ng kadena yan. Siluwag ayos yung sikipan. Tatanggalin mo itong pin. Dalawa yan. Ito yung isa. Para mahugot nyo.
kailangan pag nahugot nyo yan, kailangan pag nahugot nyo yan, tapos yung kadena sa harapan, yan, may kadena yan sa harapan dyan, may kadena yan dyan, medyo nakababa yung gearbox natin kasi, yung kadena yan dyan, pag tinanggal natin yan, lalagyan natin ng tali. Dapat yung tali mas mahaba dito sa housing ng thrust cylinder. Yan. Yan. Kasi, pag yung tali na yun, yun yung magiging guide nyo pag pinasok nyo. Siyempre, yung tali na yun, tinalian mo dun sa harapan, dito lalabas yun. Dito. Yan. Dito lalabas ng tali. Dito. Yan. Yung tali na yun. Yun yung magiging guide. Yun yung magiging guide nyo. Kapag balik. Siyempre, pag balik nun, pupulupot yung tali dito sa roller. Hindi dito sa roller na to, ha. Dun sa unahan. Yung roller na yun. Pupulupot yun. Hahatakan nyo ng tao yung tali na yun. Ayun yung magiging guide ng kadena. Para hindi bumaluktot yung kadena habang tinutulak yung thrust cylinder. Okay? Ganun lang po ang diskarte namin sa pagtanggal ng thrust cylinder. Okay, napaliwanag ko na po sa inyo ngayon. Sa lahat ng nanonood ng aming vlogs, sana po suportahan po ninyo. Marami pa po kaming lalabas na video about sa actual natin na paggawa. Huwag nyo po sana ikumpara yung gawa namin sa iba kasi magkakaiba po kami ng taktika o diskarte sa paggawa. Sana po suportahan nyo po. Subscribe nyo po yung YouTube channel namin, Yabitin Vlogs. Yan po. Maglalabas pa po kami ng mga video.